Okay, good morning. We are here to study the quadratic function define. So we're going to define what is a quadratic function. So we're going to see what is quadratic function and how it is become a quadratic function. So always remember quadratic function is a polynomial function. Ang pinagkaiba niya lang sa ibang function, kaya siya tinawag na quadratic function is because it has a second degree. For example, we have here y is equal to mx plus b. So the degree of this equation is 1 degree lang kasi the highest exponent of this equation or slope equation to, diba? So the highest exponent of this equation is 1. So this is a linear. Kapag ang highest exponent is 1, linear equation, linear lang siya, okay? O matatawag natin na this is a linear function. Ngayon, to determine that this is a quadratic function, the highest exponent must be 2. Ang pinakamataas na exponent, kailangan 2 na siya. Yun na yung pinakamataas. Even na may nakita tayo yung second na ang exponent is 2, pero may mas mataas pa sa kanya, for example 3, hindi na yung quadratic. Kailangan si 2 lang ang pinakamataas na exponent. For example, of a quadratic function, we have ax squared plus bx plus c. But always remember that a is not equal to 0. Kailangan hindi siya mag-equal to 0. Kapag nag-equal siya to 0, ano mangyayari? Walang silbi yung ating exponent na 2 sa ating variables. Diba? Magiging 0 pa din siya because any number multiplied to 0 is 0. So, minsan makikita natin kapag quadratic function, hindi y ang nakalagay kundi f of x. So, okay lang yon kapag f of x. So, pero kalimitan, y na yung ating sinusulat. So, parehas lang na function ang hinahanap natin. So, we have y is equal to ax squared plus bx plus c. So, this is a quadratic function. Okay? So, ganito natin malalaman na quadratic function siya pag ang highest exponent natin is 2 or it has a second degree. Okay? So, paano malalaman kung ang degree niya ito depende sa highest exponent niya. Okay? Kapag ang highest exponent is 2, so it has a degree of 2. Paano na yung pinaka-highest exponent? Iyon na din, doon na din natin malalaman yung kanyang degree. So, we have here an example. Okay, sorry. So we have here an example. So we have a problem here. Nixon is 5 years old older than Nikki. How will you represent Nixon's age in terms of Nikki's age? So alam naman natin Nixon, sabi Nixon, gawin natin si Y is si Nixon. Okay? Y is Nixon. So yung function natin si Nixon. Bakit si Nixon sir yung function natin? Kasi nakalagay, how will you represent Nixon's age? So sa function, diba? Kasi natanong natin, how will you represent Nixon's age? So, ano yung magiging formula sa edad ni Nixon? Yun yung tanong dito. Ano yung magiging equation ng edad ni Nixon? So, ang function natin, nahanapan natin ng function is si Nixon. Kaya ang y natin is dapat si Nixon. And then, makikita natin, so the value of x natin because in the terms of Nikki, siya yung ating magiging x. Or kahit ano pa mang gusto niyong ilagay na variables, pero ang y natin, that is, yung y kasi nag-represent ng function, okay? So, x natin, that is Nixon, ay Nikki's age. Okay? Age ni Nikki. So, lagay na natin, sulat natin representation o equation nito. So, we have y. So, bakit y muna? Nakalagay dito, Nixon is. So, pag nakabasa kayo ng is sa word problem, okay? Sa word problem, ang is equal siya ang nagre-represent siya ng equal sign, okay? Kahit na ano pa man is are yon, nagre-represent siya ng equal sign. So si Nixon, 'di ba ang y natin is equivalent natin kay sa age ni Nixon. So y is yung is naman nagre-represent ng equal sign. So Nixon is or y is equal to then 5 years old older than Nikki. Si Nikki we have x yung kay Nikki, then 5 years old older than. So, kapag sabing older than, mas matanda, diba? So, hindi tayo pabawas, padagdag tayo. At kapag padagdag tayo, ang operation we're going to be used is addition. X plus 5. So,
Sir, bakit parang baliktad? Dapat muna yung 5 kasi nakalagay 5 years old older than 50. Okay? May word na older than kasi. Kapag nakakabasa tayo, minus than, greater than, mauuna dapat yung word para nagiging baliktad yung ating phrases doon. Okay? Imbis na 5 plus F, magiging X plus 5 tayo because of the word older than. May than kasi. Kapag nakalagay 5 years old older in it, nakalagay 5 years old older than Nikki, so that is X plus 5. Okay? Pag naman Nikki is older than, kapag binaligtad, hindi pala pwede maligtad, no? So, 5 years old older than Nikki, magiging X plus 5 yung ating equation. Although, kahit naman baligtad natin 5 plus X, same din naman yung result, diba? Pero kapag kasi kapag minus na, bago nagkabaligtad tayo, nag-iiba yung result, nag-iiba yung ating value, diba? So, dito, X plus 5, ito na yung ating representation ng Nixon age, ng age ni Nixon. Kung ang X natin, kung ang age ni Nikki is 7, so malalaman natin na ang value ng edad ni Nixon is 7 plus 5. So, Nixon age is 12 years old, diba? Ay, is 12 years old. Okay. So, malalaman natin. So, nakadepende na to. Yan. So, nakadepende na to. So, malalaman na natin ang edad ni Nixon dito. So, ang representation natin sa age ni Nixon is y is equal to x plus 5. So, although nakita natin, this is a linear or quadratic? This is a linear. Hindi naman siya quadratic kasi ang highest exponent niya is 1 lamang. So, linear lamang siya. Wala tayong nakita ang highest exponent na 2, although lahat is 1. Okay? So, this is a linear function. So, parang naggawa lang tayo dito. Then, another one, we have, if the measure of the radius of a circle is double, then what is the effect of this term of the area of the circle? So, tinatanong area of a circle, Hindi natin malalaman na magiging effect niya kung hindi natin alam yung area ng circle. So, pag ginanap natin sa internet yung area ng circle, we have a. So, yung iba, ginugwitan pa ng 0 doon. So, area of a circle. So, a na lang yung ating ilagay. Area of a circle is equal to pi r squared. Okay? Pi r squared. So, pi multiplied to r squared. So, this is the area of a circle. Ito yung formula ng area of a circle. So, ngayon, balik tayo sa tanong. May tanong tayo dito na, if the measure of the radius of a circle is double. So, yung radius daw ng area ng circle. So, ito nakita na natin yung formula ng area ng circle, pi r squared. So, yung radius daw, yung part daw ng radius na double. So, paano natin ito double siya? R times r. So, ito double natin. R times r o magiging 2r, diba? Nadoble lang pala siya. Hindi pala natin pwedeng sabihin na r times r. Kundi, dodoblein lang natin yung value ni r. So, r plus r tayo doon. Hindi tayo r times r. R plus R tayo. Then, R plus R is equal to 2R. Diba? So, hindi siya R times R plus, kundi R plus R. Kasi dinoble natin. Dinalwa natin yung value ni R. So, yung R plus R natin, that is 2R. So, maiiba ngayon yung ating formula. Kasi, sabi, kung daw yung radius is na doble, diba pag sinabing doble, 2. So, magkakaroon tayo ng pi. Then, multiply natin. Yung radius natin, naging 2R na siya. 2R, then lalagyan natin ng square. Huwag natin kakalimutan yung square. Kasi kasama yung sa formula. So, mag-ingyari sa atin, meron na tayong pi times 2R square. Sir, bakit hindi na lang ganito ilagay nyo? Pi times 2R square. So, kapag ganyan nilagay natin, iba yung value niya. Okay? Kasi yung radius natin, quantity, isang quantity yun. So, dapat kung ano yung nireplace natin, sinubstitute natin doon, yun yung whole substitution natin. Then, kapag kasi ganito ginawa natin, magiging 2 pi r square siya, magiging iba pa rin yung value niya. Okay? 2 pi r square. Kapag ginarange natin siya, magiging iba pa rin yung value niya kaysa sa pi times 2r square. Okay? So, ito yung pinakatamang sagot natin na best representation na kapag ang radius natin minsan doble, magiging pi times 2r squared here. Okay? Naunawaan. So, we have there another. So, dito pala. So, this is a quadratic function. So, paano na siya naging quadratic function? Because we see a second degree. Okay, second degree. So, kasi nakakita tayo ng highest exponent na 2.
At yung exponent na to, nagde-determine siya na this is a quadratic. And also, this is a quadratic function. Kahit area lang yung nakalagay, function pa rin siya because the area of A to Z. Okay? So, this is a quadratic function. So, the length of a rectangle is twice. Okay. Bakit ka sumama dyan? Mahal na mahal ng is yung rectangle. So, the length of a rectangle is twice its width. How will you represent the perimeter of a rectangle in terms of its width? So, kailangan muna natin hanapin ang formula ng perimeter of a rectangle, diba? Kasi doon tayo magre-rely kung anong gagawin natin, kung paano natin ma-represent. So, function nito, kapag sinabi natin function, more on, puro formula tayo. Kaya mag-solve na din tayo ng maraming formula or pwede naman natin i-search sa internet ang mga formula. Kapag formula ng perimeter of a rectangle, makikita natin na P is equals to L plus 2 width. 2L times 2W. So, pwede natin yan i-construct, diba? Kasi pareha silang may 2. So, may common sila na 2, common factor na 2. So, pwede natin sabihin na 2 times the quantity of L plus V. Inilabas natin si 2. So, mas madali ata pag inilabas natin si 2. Although, same value lang din ang makukuha nila. So, dito na lang tayo mag-rely sa 2, sa na-factor na natin sa common factor nila 2. So, inilabas natin si 2. So, we have 2 times L plus V. Ngayon, how will you represent the perimeter of rectangle in terms of its width? Kapag ang length ng rectangle is twice its width. So, we have length and we have width. Ngayon, yung value ni L, babaguhin natin kasi ang L daw is twice its width. Ang value daw ni L is double ni width. So, L plus IW, L is equal to W plus W. Kasi dinoble na naman natin si width. So, si L magiging 2W siya. Ngayon, kung papalitan natin ng value yung ating L, so, palitan natin ng value kasi nag-iba nga yung sukat ng ating length. So, magkakaroon tayo ng 2 times 2W plus W. Okay? 2W plus W. So, magiging ganda na yung ating value. So, tandaan natin, kasi paano daw kapag ang length ng triangle is doble ng sukat ni width. So, pwede natin ilagay na ang function natin is 2W. Kasi na doble, ang value daw ni length, ang value ni length is 2W. So, meron tayong 2W which is represent for our length plus W which is represent for our width. So, magiging sukat niya is 2W, 2 times 2W plus W. Okay? So, kung hindi naman natin siya pinaktor, at dito tayo nag-rely, we have 2L plus 2W, diba? Ganyan pa rin naman ang magiging sagot niya. Huwag kayong mag-alala. Same lang din naman siya. So, yung value ng L natin, naging 2W siya, diba? So, magiging 2 times 2W, 2W plus 2W. 2W. So, kapag inano natin yan, 2 times 2W, magiging 4W siya plus 2W. Diba? So, dito naman, kapag dinistribute natin itong 2 times 2W, magiging 2 times W, magiging 4W plus 2W. So, parehas lang sila at the end. Nag-iba lang tayo na naging formula. So, pero mas madali kapag pinactor out na natin ito sa pinahout na. Okay, so ang representation natin, pwede tayong magkaiba-iba ng representation dito eh. Pero at the end is kapag nagbigay tayo ng value, mag-isa lang naman talaga ang tunay na sagot sa value niya. So pwede natin gamitin na ang representation nito is 2 times 2W plus W. Okay, itong 2W plus W, pwede natin sila pagtasin eh, diba? Pwede natin gawin na 2 times 3W. Okay? Kasi 2W plus W, pwede natin sila i-combine. They are like terms. So, ang perimeter natin ngayon, ang sukat na perimeter natin ngayon is 2 times 3W. Okay? So, pero dito tayo magre-relate. So, what is this? Quadratic or linear? This is a linear. Hindi ito magiging quadratic kasi hindi naman tayo, although marami tayong W na nakita, pero hindi natin minultiply yung W to W. Kaya mangyayari, meron tayong, wala tayong nakitang exponent na 2. And this is a linear, not a quadratic function. Okay?
So another example, one leg of a right triangle is 3 times longer than the other leg. How will you represent the hypotenuse of a right triangle? Sabi dito, one leg of a right triangle is 3 times longer than the leg of 3 times longer than the other leg. How will you represent the hypotenuse of a right triangle? So we're going to talk, ano dito? Nag-usapan natin dito, we are speaking about the right triangle. Right triangle yung ating pinag-uusapan. So, pag right triangle and we have a hypotenuse, so pwede natin gamitin si Pythagorean theorem. Okay? Si Pythagorean theorem, meron siyang formula na c squared is equals to a squared plus b squared. Okay? Which is c is equal to the hypotenuse. Yun yung hypotenuse natin. And a and b is the other leg. So, pag sinerch nyo ito sa internet, makikita nyo din ito. So, try to search it. So, the C is equal to hypotenuse. So, ang sukat natin, kapag in-square daw natin sa hypotenuse, ang sukat daw nito ay pinagsamang squared ni A pati ni B. Okay? So, one leg of a right triangle is 3 times longer than the other leg. So, yung isa daw leg is 3 beses na mas malaki kita sa other leg. So, although, makakita tayo dito, A squared plus B squared, diba? So, sabihin na natin na itong A na itong palitan natin, B na itong palitan natin. So, yung meron tayong B squared, diba? So, sabihin na natin na meron tayong A, sukat ang isang triangle. Leg 2. A is equal to leg 1. Leg 1. Leg 1. Then B, yung B naman, sukat ni leg 2. Ni leg 2, diba? Ni leg 2. Ng triangle. So, sabi dito, yung isa daw leg, 3 times ang sukat sa leg 1. So, sabihin na natin na B is equals to 3A. Diba? Pwede natin sabihin na B is equal to 3A. Kunyari, ang sukat, meron tayong sukat ni leg 1. So, si B, si leg 2. Ngayon, si B, ang sukat ni leg 1, ang sukat ni leg 2, or ni B, 3 beses daw ang sukat niya kaysa kay leg 1. So, magkakaroon ngayon tayo ng B is equal to A, diba? 3A. B is equal to 3A, which is A is equal to leg 1. So, malalaman natin dito, we have A squared. So, si A squared, hindi natin si, ano, plus, so, yung value ng B natin, pwede natin palitan ng 3A. Kasi, ang sukat ni B, or sukat ng pangalaman natin leg, is triple, 3 times longer than the other leg. So, meron tayong isang leg, then, ang sukat naman ng isa, is 3 beses na mas malaki kaysa kay unang leg. So, magkaroon tayo ng 3A. Then, 3A. So, kailangan, diba ito yung buong quantity ng B yung pinalitan natin, maglalagay tayo ngayon ng parenthesis, E squared natin siya. So, we have C squared is equal to A squared plus 3A squared. So, will you represent the hypotenuse of the right triangle? So, tandaan natin, C is equal to hypotenuse. Pero nakalagay dito, squared siya, diba? C squared ang nakalagay. So, hindi pa rin natin marerepresent yung value ni hypotenuse dahil C squared pa rin siya. So, para mawala yung squared natin, kailangan tanggalin natin si squared. Para mawala yon, gagawin natin, we're going to, ayan. Kailangan lang natin going to squared both side. So, I squared. The square root both side. Get the square root both side. So, cancel si square root, cancel si squared, matitira si C. Then, ang value nito, so, magkaroon tayo ng square root of A squared, square root of A squared, plus 3A squared. Okay? So, nagkaroon ngayon tayo ng C is equal to square root of A squared plus the quantity of 3A squared. Okay? So, yung C na yung value ng hypotenuse natin. So, ma-define na natin, ma-represent na natin si hypotenuse ng right triangle. Okay? So, this is our representation. Ngayon, sa representation natin, nakikita ba natin what is the highest degree, what is the highest exponent? We see that the highest exponent is 2. So, this is a not a quadratic function.
So, bakit hindi siya naging not a quadratic function? So, kasi kahit nakakita tayo ng highest exponent na 2, hindi pa rin siya quadratic function. So, sir, diba, kailangan highest exponent na 2, so magiging quadratic function siya. Oh, yes, we see highest exponent na 2, pero pag sinimplify natin siya, hindi na siya magiging quadratic function. Kailangan we're going to simplify until the end para malaman natin kung quadratic function ba siya. Kasi yung value na is square root of a squared. Diba? Square root of a squared plus 3a squared. So, pwede mawala pa yung kanyang a squared. Okay? So, itong a squared, pwede mawala pa yan din yan dahil naka-cancel out natin a squared nila. Magiging a na lang sila. A plus 3a. Diba? Magiging a plus 3a na lang sila. Okay? So, this is not a quadratic function. Magiging linear pa rin, sila. Okay? Then, another one. A number is equal to the square of another minus the same number. What equation best represents this problem? So, ano kaya yung equation? What equation best represents this problem? So, unahin muna natin. So, we have the number is equal to the square of another number minus the same number. So, isipin natin yung dito tayo magsimula. Parang mag-ano na lang tayo dito. Magka-construct na lang tayo. Lagyan natin a number. So, palagay natin na y is equal. So, nakabasa tayo ng is equal. So, y is equal to the square of another number. Kapag sinabi natin square of another number, nilalagyan natin ng squared, diba? X squared. So, lagay natin x squared minus the same number. So, then, yung x na to nirarepresent ng other number natin. Other number. Okay. Then, ito yung pinakauna nating number. Okay. So, y is a number natin is equal, so naglagay tayo ng equal sa to the square of another number. Ito yung square of another number. Then nakalagay minus, so lagay lang natin minus the same number. So kanina yung same number kay x ba or kay y? Syempre dahil nandito na tayo sa second equation, right side of the equation, ano lang ba yung number na nandito? Sa x lang. So ilalagay natin minus x lang siya. So ito na yung magiging best representation ng ating number dito. Okay? Best representation na to na number natin dito. So, we have y is equal to x squared minus x. So, what equation best represent this number? So, pwede na ito yung ating sabihin na best representation. So, what is this? Linear or quadratic? So, this is a quadratic. Kitang-kita naman na sabihin natin, hindi naman natin pwedeng simplify sila, diba? Kapag sinimplify natin, wala na silang simplify. Hindi na natin siya may simplify. So, highest exponent niya is 2. So, this is a quadratic function. See? Quadratic function nito dahil nakita natin na it has a certain degree. Okay? So, regards dito sa pangalawa. So, kasi dito nalito tayo. Sir, nakita natin we have the second degree or quadratic yan. So, kailangan i-simplify muna natin. So, another simplification, for example, we have here y plus 2x is equals to 4x squared plus 1. So, simplify muna natin siya. So, diba, meron tayong formula na y sa quadratic is ax squared plus bx plus c. So, gawin muna natin siya sa ganitong form. Sa standard form. So, y
plus 2x is equal to 4x plus 2y. So, si 2x, kailangan nandito siya sa right side of the equation. So, ililipat natin siya. So, y is equal to 4x. 4x. So, from positive 2x, magiging negative 2x siya. Plus 1. Okay? So, yan. Naka-standard form na siya. So, pwede na natin masabi na this is a quadratic function. Diba? So, quadratic function is a class. Then, another one. We have here another one. So, for example, ito medyo maano. Pero, kailangan nyo muna i-simplify siya para malaman natin kung quadratic ba siya or hindi. Okay? So, for example, we have here y. Y minus x minus 5, x minus 5, then multiply to the quantity of x plus 5. So, sum and difference of those squares, diba? Sum of difference of binomial. So, then we have this equals to 2y minus x plus 6. Then x plus 6. Okay? So, we're going to simplify muna. So, ito, nakita natin sum and difference, diba? Of a binomial. So, perfect, ano siya, then sum and difference. So, kailangan natin siyang i-simplify muna. So, y is equal, is minus. So, simplify natin itong dalawang ito. Solve natin. X minus 5 times x plus 5. So, sum and difference siya. So, kung matatandaan nyo yung technique, yung formula na pinadali para makuha ng sum difference, magkakaroon tayo ng x squared minus 25 dito, diba? X squared minus 25. Then, ito na yung sagot dito kapag pinag-multiply natin itong dalawa kasi sum and difference naman siya. Then, we have 2y. Baba muna natin sa 2y minus. So, lagyan natin ito ng parenthesis kasi ito yung sagot dito. Then, we have here minus. So, yung ano yung magiging sagot natin dito. We have x squared, x plus 6 plus x plus 6. So, magkakaroon lang tayo dyan. Ganito lang magiging solution natin dyan. Eh. X squared plus 2xy plus y squared, diba? Yan, ganyan lang yung magiging solution natin dyan. Ang x squared natin, so x squared talaga pala siya. X squared, then 6x, tama ba? 6x, yung x natin, x, then yung y natin, 6. So, 6x, then times natin, 2, 12x. So, ito magiging 12x. Sinasubstitute lang kasi na, 12x. Then, yung y squared natin, ito yung y natin, diba? So, ang value ng y natin is 6. So, i-squared natin yung 6. That will be 36. Yeah. Then, tanggalin natin yung mga parenthesis. So, tanggalin natin yung mga parenthesis. So, magkakaroon tayo ng y. So, dahil negative to, magiging mag-change lahat ng ating sign dito. Magiging x squared plus 25. Ito. So, mababago din tayo dito. Kasi, quantity naman ito yung ating sinasabi. So, mababago yung ating value ng sign. So, dito naman, 2y. Para hindi na tayo malito kasi magmumunda na tayo na magmumunda. Then, dito magiging x squared. So, babaguhin natin lahat ng sign kasi negative yung nasa unang niya. Minus 36. Yeah. Then, combine like terms. Combine na natin. Kailangan si y nandito sa left side. So, magkakaroon tayo ng y minus 2y. Tama? Y minus 2y is equal to itong negative x squared magiging positive x squared minus x squared. Then, ito naman 20, di minus 12x y. Then, itong positive 25 magiging negative 25 minus 36. So, minug ko lang ha. Itong 22 negative x squared nilipat ko dito. Okay? Nilipat-lipat ko lang naman sa doon.
36. Then combine like terms, y minus 2y magiging negative y is equals to x squared minus x squared, cancel na yan, negative 12xy, negative 12xy, 25 minus 36, so magkakaroon tayo, ano yan, 51, so magkakaroon tayo ng 61 minus 61. And then, minus kasi may negative kasi dito sa unahan. So, we're going to multiply by negative 1 both sides. Multiply na natin kay negative 1. So, ito yung magiging y. Ito yung magiging y is equals to 12xy plus 61. So, tama ba? Okay. So, ito na yung magiging sagot natin. So, nakakita ba tayo? After we simplify, nakakita ba tayo ng second degree? So, hindi siya naging second degree after we simplify. Even na sa pinakauna natin, kasi ini-square natin ito, diba? Para makakita tayo ng second degree. Pero, after we simplify it, hindi siya naging quadratic function. So, this is a linear function lang after we simplify. So, kailangan isi-simplify muna natin para masagutan natin. Okay? So, yun lang. So, try to answer your assignment that posted in your Google Classroom. Okay? Thank you.